tama o mali? Paano nga ba malalaman ng mga bata kung ano ang tama at mali? Yung 4 years old po ko, sabi po ng mama ko, wag tumakbo po sa kalsada. Pero hindi ko po sinunod. My mother told me not to play inside the house. I played ball inside the house and something broke. Sa bawat pagkakamali ng mga batang ito, naparusahan sila at nasaktan. Gaya ni Eva at Adan sa Biblia. Ngunit, hindi ba mas magandang turuan na sila kung anong tama sa ngayon pa lang para maiwasan na nila ang parusa? Ito ang hangad ng Paco Catholic School, kung kaya't inimbitahan din nila ang Superbook upang magpalabas sa kanilang paaralan para mas matuto pa ang mga ito. Uri ng mga bata na meron tayo ngayon, millennial, bihasa na sila sa computer, kaya mas madali pagka sa ganung paraan, animated ang stories in the Bible na papakita sa kanila, mas lalo sila matututo doon. Simula pa lang ng event, sobrang excited na ang mga bata. Naglaro sila, kumanta ng Salvation Poem, nag-pledge na sila'y magiging hero of change at nanood ng In the Beginning. Happy na happy po talaga. Parang po nasa movie na po ako. Amazed. May natutunan po ako na huwag po susundin po yung devil, sundin po si God. Importante na yung mga bata, alam nila yung Bible by heart and by mind. Sa mga decisions na gagawin nila sa buhay, doon sila kukuha ng wisdom, ano ba yung dapat gawin. Lahat ng nakikita ng bata ay tinutularan. Pero sa napanood nila sa Superbook, natamnan sila ng iba't ibang aral. Ito yung magandang paraan para mailapit natin ang Diyos sa mga bata sa pamamagitan nitong pagpapalabas. At para kina Shinaya at Florence, sisisi na po ko sa ginawa ko po. Kasi po di ko po sinunod ang sabi ng nanay ko po. Next time, I'll obey my parents because it's a good thing. Prevention is better than cure. Sa pamamagitan ng Biblia at Superbook, natututo ang mga bata kung ano ang tama at mali. Nakakapagdesisyon sila na maging tapat sa isip, sa salita at sa gawa, na maging masunurin sa mga magulang at nakakatanda. Dahil sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos, maiiwasan ang parusa at napapasaya ang magulang, mga guro at ang Panginoon.